Magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik ang usapang gulay at ngayon dito tayo sa maliit na taniman ng aking tatay. So, nandyan yung aming bahay at meron siyang maliit na taniman dito. Tingnan nyo, meron siyang bangko. Nakikita nyo ba? Bangko. Saan yung bangko? Ba't di makita? Ayan, kung makita nyo, meron siyang bangko. Nilalagay niya yung konting mga harvest niya galing dito. At nakakapag... benta din siya, 50, 30 pesos, 20, ganun. So, araw-araw, nakalagay lang yan dyan. Kapag mayroong dumaan, at least meron siyang pinagkukunan ng pera. At hindi rin siya mauubusan ng kanyang uulamin na gulay dito sa amin. So, ito po yung napakalaking advantage ng pagtatanim ng gulay sa ating backyard. Pero yung problema, hindi lahat sa atin ay merong enough na space para makapagtanim ng halos ganto karami or freely talaga na merong lupa na pagtatamnan. Marami sa atin, karamihan sa atin ay nagtatanim lang sa paso or sa mga plant box. Kasi ngayon, COVID-19, uso yung pagtatanim ngayon sa paso. So yung isi-share ko ngayon is yung dalawang pinaka-importanting tips na dapat nyong malaman sa pagtatanim ng gulay sa paso. So hindi po yung nasa paso itong mga tanim natin, nasa lupa o talaga to. Pero background lang. Okay, so kasi itong dalawang tips na isi-share ko, ito yung nakikita ko na pinaka-importante na dapat talaga ibigyan natin ng consideration sa pagtatanim ng halaman or kahit anong halaman, no, gulay sa paso. Of course, maraming mga pwedeng ipag-consider yung abono, mga supplemental na foliar, mga nutrients, ganon, at iba pa. Pero itong dalawang isi-share ko, ito yung pinaka-importante. Number one, dapat sa ating pagtatanim sa paso ay dapat enough yung space ng container natin. Enough yung laki ng container natin. So sa mga solanaceous crops, ganito, okra, talong, mga pepper, yung average po na size ng container na masasabi nating okay yung kanyang tubo is dapat nasa 0.75 square meter. Kasi 0.75 square meter. So bakit po natin kailangan ng malaking paso? Kasi magkakaroon ho ng nutrient deficiency pagka hindi malaki yung paso. So normally, yung mga tanim natin, nilalagyan natin ng magandang abono, magandang mga pesticide, ganun, mga spray, pero hindi pa rin tumutubo kasi nga maliit yung paso. Okay? So dapat lakihan natin yung paso para may enough na space yung ating mga roots ng ating mga tanim para makapaghanap siya ng mga nutrients. So pwede tayong gumamit ng sako ng semento, sako ng mga feeds, sako ng bigas. Mga malalaki talaga yung gaya ng sasako. Pag gumamit tayo ng mga lata ng nido, lata ng gatas, pinta, paint, maliit lang ho talaga yan. Hindi talaga lalaki ng husto or even hindi mamumulaklak yung ating mga vegetables. So minsan nag-wonder tayo bakit hindi namumulaklak, hindi nagtutuloy yung bunga. Kasi nga meron nutrient deficiency kasi walang enough na soil na pagkukunan ng nutrient yung ating mga ugat. So kuhanap po natin. Dapat lakihan po natin yung ating mga paso. So pagka maliit, i-check po natin ngayon yung ating mga tanim na nasa paso. Mag-try tayong maghanap ng mga mas malalaki. Number two, okay, last na lang, is dapat nakabilad talaga siya sa araw. Okay, yung mga, generally, yung mga vegetables natin ay nangangailangan ng 6 na oras. 6 na oras na sinag ng araw. So i-calculate nyo ho, nakakakita ba ng sinag ng araw yung aking tanim sa loob ng 6 na oras? Okay? Minimum yung 6 na oras. So pagka bumaba dyan, posible hindi na mamumulaklak kasi may tinatawag na photoperiodism. Photo means light, periodism means time. Merong particular na duration ng sunlight, ng light, na dyan pa lang mamumulaklak yung ating tanim. So tinatawag yung photoperiodism. So generally, as a guide na lang, 6 hours a day dapat yung nakukuha na sinag ng araw ng ating mga tanim. So check natin ngayon, pag tumatanim tayo sa may ating mga bahay, kasagaran kasi mayroong shade. So magtataka tayo na walang bunga yung ating mga halaman, walang bulaklak. So
Pero kung gusto niyo talagang magtanim, meron namang mga na wala kayong enough space na merong enough na sikat ng araw, pwede naman kayo magtanim ng mga shade loving plants. Yung mga shade loving plants, yun yung tumutubo lang, yung dahon lang yung ating kinukuha. Hindi tayo kumukuha ng bunga. Kasi yung mga pagkakinukuha natin yung bunga o yung mga bulaklak, nangailangan niya ng sinag ng araw talaga, 6 hours. Pero kung mga dahon lang yung kinukuha natin, okay na rin yan kahit hindi nakakita ng sinag ng araw. Halimbawa, talbos ng kamote, petchay, yung meron sa amin dito, kulitis, tawag nito, ng tugabang, mga indigenous vegetables, or yung spinach, pwede rin, kulitis. At iba pang mga dahon lang yung kinukuha natin, malunggay, okay na rin yan, kahit walang masyadong sinag ng araw. Kapag kumukuha tayo ng bunga, talong, okra, solanaceous crops, pepper, ganun, dapat meron talagang 6 hours na sinag ng araw. Okay po, so yan lang ho yung dalawang pinaka-importanting tips na ibibigay ko sa inyo pag kayo ay nagtatanim sa paso. Sana meron kayong nakuha sa video nito. Magbabalik po ang usapang gulay.